ka ba sa pag-aaral? Ngayong nasa bagong normal, tila baga walang matakbuhan sa iyong mga katanungan. Pag-aalala ay maiinsan, narito na ang kasagutan. Programa sa radyo, iyong pakinggan para sa dagdag karunungan. Now the prize is going live in 5, 4, 3. Radyo, aralan sa naga, handang tulungan ka. Radyo, aralan sa naga, sagot sa asignatura. Radyo, aralan sa naga, tara makinig ka na. Radyo, aralan sa naga, handa na sa pagsimula. Kahit saan pilit aabutin, gamit itong tinig namin. Online ka man o modular din, walang hadlang kung gugustuhin. Hello everyone! Cherry, our lesson for today is Radyo, aralan sa naga, handang tulungan ka. Radyo, aralan sa naga, sagot sa asignatura. Radyo, aralan sa naga, tara makinig ka na. Radyo, aralan sa naga, handa na sa pagsimula. Radyo, aralan sa naga, tara makinig ka na. Radyo, aralan sa naga, ano na DepEd Naga. DepEd Naga, Diyos Marhainal daw, Naga. Ka ba sa iyong module? Wala kang gadget o di kaya'y mahina ang internet? Tara na! Sabay-sabay tayong makinig, mag-aral at matuto dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2. Hatid sa inyo ng Department of Education, Naga City Division at Brigada 103.1 News FM Naga City, the Music and News Authority. Makakasama ang inyong mga radio teachers sa isang mabisang talakayan ng mga lesson episodes na tiyak na inyong magugustuhan. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2. Sulong, edukalidad. Marahay na aldaw sa inyo ka, boss. Ngunyan, aldaw ni Miyerkules, November 17, 2021. Ngunyan, yaw na kita sa katulong aldaw ni pagkanood sa paagi kan Radyo Aralan sa Naga Season 2. Igdiliwat sa Brigada 103.1 News FM Naga. Sa tao kan inaatubang tang kadipisilan darakan pandemyang ini, ang bilog na pagdiliba kang Department of Education Naga, kaiba ang mga kamagurangan kasi mga kaakian, padagos ang pagtao ni manlain-lain na paagi tanganing, maipadagos ang pagkanood kansatong mga kaakian. Ngunyan, sa ikatulong aldaw ni lesson episodes, padagos sang makakaibanan ang mga paratukdo kang DepEd Naga, hali sa Naga Central School 1, hindi sa Brigada News FM, asin sa satuyang official Facebook page sa paagi ng Facebook Live. Sa liwat, bot po niya mong ipagkilumdong sa gabos na itabagibo ni manlay-lay na paagi, tanganin ang pagkanood asin pagpadagos ng pag-adal kan sa tong mga kakian maitao asin maihatod sa tabang kan mga radio teachers na iyo ang magiya sa mga kaagian sa paagi kan mga lesson episodes. Mantang kita yaon sa taho kan pandemya. Ako ang sa inyong radio host, Teacher Jerry E. Cortas Jr., maestro, hali sa Naga Central School 1, na padagos na nagtutubod na ang pagkanood
mayong hadlang kung kita nagkakaburunyog asin nagtatarabangan. Ngunyana aldaw padagustang makakaibanan ang mga paradangog asin pansalaan na iyo ang mga kaakian halin sa kindergarten asin mga kaakian na nasa enot na grado. Ang sa tong pag-aadalan sa aldaw na ini, iyo ang leksyon halin sa quarter 2, week 1's My Learner's Pocket at kindergarten na manumot sa pamilya. Asin man, ang quarter 2, week 1's My Learner's Pocket sa edukasyon sa pagpapakatao na manumot sa pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa magulang. Dahil dyan, kinakamusta po niya to ang mga kaakian sa kindergarten, asin mga kaakian sa grade 1. Kaibanan ang sa indang mga magurang, marhay na aldaw sa indong gabos mga aki, asin mga magurang na nakaantabay sa programa tangunyan, Digdi sa Radyo Aralan Sanaga, Season 2. Ngunya na aldaw makakaibanan ta ang duwang magigibay asin magagayo na maestra halis Sanaga Central School 1. Ang enotang makakaibanan, mayong iba si Teacher Doreen Filina Pioro para sa kindergarten. Asin man si Teacher Joyce Benito para man sa lesson episode sa ESP 1. Daita na pagparapahaluyin pa. Kung handa na ka mo mga aki sa kindergarten, ilumas na ang sa indong quarter 2, week 1's My Learner's Pocket. Siring man ang sa indong lapis sa kapapel para sa enotang lesson episode ngunya na aldaw. Para man sa mga grade 1 pupils, mag-antabay. Tapagkatapos kang leksyon ta sa kindergarten, kita naman ang mairibanan para sa indo namang lesson episode. Magdangog mga aki, takita mapuuna. Pinapabisto ko sa indo ang sa indong paratokdos sa aldaw na ini. Para sa kindergarten, Teacher Doreen Filina Pioro. Ako ang makakaibahan nindo sa maugmang aldaw na ini sa pagkanood ni mga leksyon sa kindergarten. Ngunya na aldaw, sa tungpong aadalan ang tungkol sa pagkukoy o pag-aram kansalit asing dakulang pamilya. Handa na po kamo? Bago po kita magpuon, sa tunggirong dumon ang napag-adalan na kasuudma. Pamilya ang pinakasadit na unit o grupo sa komunidad. Si Irisay ang miyembro kansarong pamilya. Si tatay, nanay, ate, kuya, asin si bunso. Sa tong bistohon ang lambang saro. Si tatay, siya ang harigikan pamilya. Siya ang nagtatrabaho para sa pamilya. Si nanay ang nagtataong liwanag asin nag-aataman kan pamilya. Si kuya ang matuang aking lalaki. Siya ang katuwang ni tatay sa mga gibuhol na panlalaki. Si ate ang matuang aking babae. Siya man ang katuwang ni nanay sa mga gibubon sa harong. Dangan si Butso ang pinaka-aking miyembro kan pamilya. Igwa pang ibang kasapi na kabilang pa sa sarong pamilya.
Sinda si Lolo, Lola, Tita, Tito, asin mga pinsan. Sa aldaw na ini, pakatandaan na inaasahan na matukoy nindo at sadit, daman ang dakulang pamilya. Siring man ang pagbilang ni mga numero puon saro hanggang sampulo. Madyana po! Magdamo, as in intindihon ang sa tung pag-aadalan niyan. Puknanta ang sa tung leksyon sa paagi ni tula. Magdangog ka mo mga aki! Saro, duwa, tulo, ang pamilya gana. Si tatay, nanay, asin girly. Ini at pamilya na magayagaya. Sinda ang sadit na pamilya. Saro, duwa, tulo, apat, lima, anong. Ang pamilya goso. Si tatay, nanay, asin ang apat na aking bibo. Ini ang dakulang pamilya na aktibo. Dangugunta utro ang tula. Handa na kamo? At pamilya. Saro, duwa, tulo, ang pamilya gana. Si tatay, nanay, asin girly. Ini at pamilya na magayagaya. Sinda ang sadit na pamilya. Saro, duwa, tulo, apat, lima, anong. Ang pamilya goso. Si tatay, nanay, asin ang apat na aking bibo. Ini ang dakulang pamilya na aktibo. Sa inmanumod ang tulang sa kong ipinadamog. Kung ang simbag mo pamilya, tama ka! Ang tulang sa mong ipinadamog, manumod man ng God sa pamilya. Sa tula, may nasambit man na may duwang pamilya. Ang pamilya gala, asin ang pamilya goso. Arin ang sadit na pamilya, asin ang nakulang pamilya. Ang pamilya gala, ang sadit na pamilya, asin nakulang pamilya naman ang pamilya goso. Ika, sa ikaayon ang sa imong pamilya. Para sa tumukumpara ang duwang pamilya na sambitan sa tula, madya mga aki na magbilang po na kita. Puon saro hanggang sampulo. Ako muna ang mainot dangan pagkatapos ko sabay-sabay na kita magbilang puon saro hanggang sampulo. Handa na kamo mga aki? Saro, duwa, tulo, apat, lima, anong, pito, walo, siyam, sampulo. Ayan mga aki, ngunyan, sabay-sabay na kita magbilang. Ready? Saro, duwa, tulo, apat, lima, anong, pito, walo, siyam, sampulo. Kung kamo nakasabay sa ko sa pagbilang, puon saro hanggang sampulo, matibay, binabati ko kamo. Para lalo ninyong matandaan ang pagbilang puon saro hanggang sampulo, sabay-sabay tangkang kahon ang manungod sa numero. Handa na kamo? Saro, duwa, tulo, pumalakpak sa tuo. Apat, lima, anong umadya sa wala. Pito, walo, siya, maglukso, lukso. Pag-abot, sampulo, umikot, ikot. Saro, duwa, tulo, pumalakpak sa tuo. Apat, lima, anong umadya sa wala. Siya maglukso-lukso. Pag-abot, sampulo, umikot-ikot.
siya maglukso-lukso. Pag-abot sang pulo, umikot-ikot. Sarok, duwa, tulo, pumalapak sa toho. Apat, lima, anong pumadyak sa wala. Pito, walo, siya maglukso-lukso. Si tatay, nanay, asin at sa itang aki na si Girlie. Madyana bilangon ta sinda. Saro, duwa, tulo. Igwat tulong miyembro ang pamilya Gana. Kaayon sinda sa sadik na pamilya. Ang pamilya Gosong, igwasindang anong na miyembro. Si tatay, nanay, kuya, may duwang ate, asin si Bulso. Tara, sabayan nito ako sa pagbilang sa inda. Saro, duwa, tulo, apat, lima, anom. Kaayon magsinda sa inaapuntang dakulang pamilya. Matibay mga aki! Anduwang klase ni pamilya, iyo ang sadit na pamilya, asin ang dakulang pamilya. Ang sadit na pamilya, may duwa hanggang limang miyembro. Samantala, ang dakulang pamilya, iguang ano o sobra pang miyembro. Para mas lalo pang madagdagan ang pagkanood ta, dangugod, bilangon, asin isipot ta kung sain ang mga masunod na pamilya kabilang sa salit o sa dakulang pamilya. At pamilya Guevara, yaon si tatay, nanay, asin anong naaki. Madya, bilang mo ta sinda. Saro, duwa, tulo, apat, lima, anong, pito, walo. Matibay. Kaayon sinda sa dakulang pamilya. Igwasindang walo miyembro. Ang pamilya Pinto, igwamaning tatay, nanay, asing duwang aki. Sabayan nito ko sa pagbilang sa inda. Saro, duwa, tulo, apat. Matibay! Kabilang ini sa salit na pamilya. Igwasindang apat na miyembro. Ang pamilya Go, yaon si tatay, nanay, ate, kuya, bunso, asin iba pang kasapit kang pamilya na sina lolo, lola, tita, tito, asin pinsan na naka-star sa inda. Pira kaya ang miyembro kan sa indang pamilya? Tara, sabay-sabay tang bilangon. Saro, duwa, tulo, apat, lima, anom, pito, walo, siyam, sampulo. Matitibay! Kabilang sinda sa dakulang pamilya. Igwasindang sampulong miyembro. Sadit o dakulang man at sa imong pamilya, ang importante, igwang pagkasararo asin pagpadangat sa lambang saro. Tandaan ta, ang sadit na pamilya may duwa hanggang limang miyembro. Mantang ang dakulang pamilya, igwang anob o sobra pang miyembro. Asin iba pang kasapi. Para lalo nito matandaan, ang leksyon na ngunyan na andaw, sabay-sabay tang kantakon ang kantang manood sa pamilya.
Handa na ka mo? Pagsadit na pamilya, ang miyembro lima sana. Pagano mo lagpas pa, nakakuha kasi nakanood sa lesson episode na itinao ni Teacher Doreen. Tandaan ta, na ubang inaapod na sadit asin dakulang pamilya base sa bilang kang miyembro kaini. Kung ika ibuang duwa, sagkod limang miyembro, kabali ka sa sadit na pamilya. Kung ika man ibuang anom o sobra pang miyembro, kabali ka man sa dakulang pamilya. Giraray, salamat sa imo, Teacher Doreen, asin sa mga kindergarten tang mga ati na nagtataban. Sa aga, maailibana nun man ulit kita sa kaparehong oras, asin sa programa ang Radyo Aralan Sanaga, Season 2. Ipatapos na po mga ati ang sa itong pagkanood, asin ang pag-adal sa radyo asin sa FB. Sa sunod kang lesson episodes sa itong makakaibanan, si Teacher Joyce, na matabang sa mga kaapian na nasa enot na grado na mas manoodan pang maray ang leksyon
na manunod sa pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa magulang. Madyana po kita mga grade 1. Ihanda na ang sa inyong quarter 2, week 1 Smile Learners Packet sa ESP. Dangan ang sa inyong papel as in lapis para sa tuya ng puunan ang sa itong lesson episode. Kaya mga aki sa grade 1, magdako as in makanood kaibanan si Teacher Joyce. Magandang hapon mga bata! Kumusta? Ako nga pala, si Teacher Joyce, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao para sa unang baitang. Binabati ko kayo mga bata sapagkat natapos ninyo ang mga gawain sa unang markahan ngayong taong panuruan. Ngayon ay nasa unang linggo na tayo ng ikalawang markahan, kaya tiyak na mas marami kayong matututunan. Tara! Halina at matuto sa makulay na mundo ng edukasyon sa pagpapakatao. Kailan ba ninyo huling nayakap at nahalikan ng inyong mga magulang at nagsabi ng I love you sa kanila? Magaling kung gayon! Araw-araw ay dapat nating ugaliin iparamdam sa kanila na mahal at ginagalang natin sila. Alam niyo ba ang mga paraan kung paano ninyo ito maipapakita at maipaparamdam sa kanila? Mahusay! Sige nga, subukan natin! May limang sitwasyon akong babanggitin tungkol sa pamilya. Sabihin ninyo sa akin kung ito ay nagpapakita ng paggalang o pagmamahal. Thumbs up kung nagpapakita ng pagmamahal at paggalang, o thumbs down naman kung hindi. Sa mga nakikinig sa radyo, gamit ang inyong mga kamay ay isenyas ninyo ang thumbs up kung nagpapakita ito ng paggalang at thumbs down naman kung hindi. Uulitin ko mga bata, sabihin ninyo kung nagpapakita ng paggalang at pagmamahal ang nasa larawan o hindi. Thumbs up kung nagpapakita ng pagmamahal, o thumbs down naman kung hindi. Tiyak na handa na kayo, kaya simulan na natin! Sa unang sitwasyon, nandyan si nanay, tatay, kuya, at bunso. Masaya sila habang yakap ang isa't isa. Nagpapakita ba ito ng pagmamahal o hindi? Thumbs up o thumbs down? Kung ang sagot ninyo ay thumbs up, ay tama kayo! Sa ikalawang sitwasyon, ay mayroong dalawang batang lalaki na nag-aaway. Si Pedro at si Juan ay nag-aaway dahil sa isang laruan. Nagpapakita ba ito ng pagmamahal? Thumbs up o thumbs down? Kung ang sagot ninyo ay thumbs down, ang inyong sagot ay tama! Dahil ang pakikipag-away ay hindi maganda at maaaring makasakit ng iba. Dumako naman tayo sa ikatlong sitwasyon. Si Aling Marites ay may sakit, kaya inaalagaan at sinusubuan siya ng kanyang anak na si Lizelle. Tingin niyo mga bata, nagpapakita ba ito ng pagmamahal? Thumbs up o thumbs down? Kung ang sagot ninyo ay thumbs up, ay tama kayo ulit! Marapat lang na alagaan natin ang ating mga magulang kapag sila ay nagkakasakit. Inaalagaan niyo ba ang inyong tatay at nanay kapag sila ay nagkakasakit? Kung inaalagaan mo ang nanay at tatay mo kapag may sakit, mahusay! Nagpapakita ito ng pagmamahal. Sa ikaapat na sitwasyon naman, ay may isang batang lalaki na nagmamahal sa kanyang lola, na si Lola Rosa. Nagpapakita ba ito ng paggalang o pagmamahal? Thumbs up o thumbs down? Kung ang sagot ninyo ay thumbs up, ay tama na naman kayo!
Ito ay nagpapakita ng paggalang. Isa ito sa mga kaugaliang tanging Pilipino lamang ang gumagawa. Kaya dapat natin ipagmalaki na tayo ay nagmamano sa nakakatanda. Dumako naman tayo sa huling sitwasyon. Si nanay ay naglilinis ng bahay habang ang anak na si Bong ay nakaupo lamang at nanonood. Nagpapakita kaya ito ng paggalang o pagmamahal? Thumbs up o thumbs down? Kung ang sagot ninyo ay thumbs down, ay nakuha ninyo ulit ang tamang sagot? Mahusay mga bata! Kailangan natin tulungan si nanay at si tatay sa mga gawaing bahay. Sa ganoong paraan, ay mapapagaan natin at mapapadali ang kanilang trabaho. Maaari itong pagpapakita ng pagmamahal at paggalang. Bakit ni teacher tinatanong ang tungkol sa paggalang at pagmamahal? Dahil ngayong araw, ang focus ng ating aralin ay tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa magulang. May babasahin akong kwento sa inyo mga bata. Ang pamagat ng kwento ay I love you Nay, I love you Tay. Pero bago yan, magbibigay muna ako ng mga tanong na inyong sasagutan pagkatapos ng kwento. Ang unang tanong ay, bakit si Ruth ang napiling bigyan ng medalya? Ikalawang tanong, kung ikaw si Ruth, ano ang iyong mararamdaman kung ikaw ang napiling batang modelo? Ikatlong tanong, iaalay mo rin ba ang iyong medalya sa iyong mga magulang? Bakit? Ikaapat na tanong, bakit kaya tuwang-tuwa ang mga magulang ni Ruth sa kanya? Ikalimang tanong, ikaw, sa papaanong paraan mo ba maipapakita ang pagmamahal at paggalang mo sa iyong mga magulang? Masaya ang lahat sa araw na ito. Ngayon ang araw ng pagbibigay ng pagpupugay sa natatanging mag-aaral para sa programang Batang Modelo sa Pag-uugali at Pag-iisip. Napili si Ruth sa pagpupugay na ito dahil sa kanyang galing sa pag-aaral. Magandang pakikisama sa kapwa at saka sa kanyang pagiging mapagmahal na anak. Nagsimula na ang programa. Napuno ng masigabong palakpakan ang gymnasium ng paaralan kung saan ito hinanap. Nagsitayuan ang mga magulang ni Ruth nang tawagin ang kanilang anak para bigyan ng pagpupugay. Mangiyak-ngiyak si Ruth sa sobrang kaligayahan habang umaakyat sa entablado. Tinanggap niya ang medalya saka nagsabing, inaalay ko po ang medalya ito sa aking mga magulang. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagmamahal ninyo sa akin. Minamahal ko po kayo. I love you, nanay at tatay. Emosyonal na pahayag niyo. Niyakap niya ang kanyang mga magulang. Hinumad niya ang medalya at ibinigay sa mga ito. Kayo po ang tunay na modelo ko, Nay, Tay, sabi ni Ruth. Ang ganda ng kwento, hindi ba? Ngayon ay sagutan na natin ang mga tanong na ibinigay ko kanina. Dumako tayo sa unang tanong. Bakit si Ruth ang napiling bigyan ng medalya? Tama kayo mga bata! Dahil si Ruth ay masipag mag-aral. Magaling makisama sa kapwa at mapagmahal na anak. Kung ikaw si Ruth, ano ang iyong mararamdaman kung ikaw ang napiling batang modelo? Tiyak akong masaya rin kagaya niya. Ang ganitong pagpupugay ay nararapat lamang na ipagmalaki. Ibig sabihin lang nito mga bata na kayo ay mabait at mabuting tao.
Ang pagpabubuti ng sarili ay isa na yung pagpapakita ng pagmamahal sa magulang. Dahil kung hindi ninyo pagbubutiin ang sarili, ay hindi ninyo makakamit ang inyong pangarap na siya rin pangarap nila sa inyo. Sa ikatlong tanong naman, bakit kaya inialay ni Ruth ang medalya sa kanyang mga magulang? Tama kayo mga bata! Nais niyang iparamdam sa mga ito ang kanyang pagmamahal. Sunod na tanong, bakit kaya tuwang-tuwa ang mga magulang ni Ruth sa kanya? Marahil nga! Dahil si Ruth ay isang mapagmahal at mabuting anak. Sa ikahuling tanong naman, ikaw, sa paanong paraan mo ba may papakita ang pagmamahal at paggalang mo sa iyong mga magulang? Ano-ano kaya ang mga hakbang na nagpapakita ng pagmamahal? Magbigay nga ng halimbawa. Maraming paraan para iparamdam natin ito sa kanila. Maaari kayong magsimula sa simpleng paraan na kaya ninyong gawin. Ang pagsabi ng I love you at thank you araw-araw ay nagbibigay na ng kaligayahan sa kanila. Maaari rin pagtulong sa mga gawaing bahay o kaya naman ay pagiging mabait na anak. Maaari nyo rin itong ipakita sa pag-aral ng mabuti. Papaano naman na ipapakita ang paggalang sa magulang? Mismo, ang pagmano at pagsabi ng po at opo ay isa sa mga paraan upang maipakita natin ang paggalang sa kanila. Paano ba dapat tayo makipag-usap di lang sa magulang, pati rin sa ibang nakakatanda? Tumpak! Ang pagsasalita ng mahinahon at may pagpapakumbaba ay isang halimbawa ng paggalang. Kapag inuutusan ni nanay o kaya ni tatay, ano ba dapat ang gagawin? Magaling! Sumunod at iwasan ang pagdadabog. Lagi tayong maging masaya kapag tinutulungan natin sila. Lagi ninyong tatandaan, walang kapantay ang pagmamahal ng mga magulang. Handa nilang kalimutan ang kanilang sarili para buhay ninyo ay mapabuti. Kaya marapat lang na pagbutihin din ninyo ang sarili na sa gayon kayo ay kanilang maipagmalaki. Ang pagiging mabuti at responsableng anak ay sapat na upang pago nila ay mapawi. Ngayong panahon ng pandemya, madalas ay di tayo nakakalabas at nasa loob lang tayo ng bahay. May mga pagkakataon na nauutusan ka. Naiinis ka ba kapag inuutusan ka? Nagdadabog ka ba kapag naiistorbo ang paglaro kapag tinatawag ka para kumain? Tumutulong ka ba sa mga gawaing bahay? Alamin nga natin kung kayo nga ba ay naging mabait na anak ngayong nasa bahay lang kayo at di maaaring lumabas. Kunin ang inyong mga papel at lapis. Magkakaroon tayo ng self-assessment. Ibig sabihin ito ay aalamin ninyo sa inyong sarili kung nagagawa ba ninyo ang mga gawain ng pagiging mapagmahal at magalang na anak. Isulat ang check kung ito ay ginagawa at X naman kung hindi. Huwag kayong mag-alala mga bata. Walang magiging mali sa sagot ninyo. Dito susubukin ang pagiging matapat ninyo bilang bata. Kaya maging matapat kayo sa pagsagot. Kaya kung hindi ginagawa, ay anong nga ulit ang isusulat? Tama! X ang ilalagay. At kung ginagawa naman, anong isusulat? Tama ulit! Check ang ilalagay. Handa na ba kayo? Simula na natin! Unang tanong.
sinasabihan ng I love you si nanay at tatay? Check or X? Ulitin ko, sinasabihan ng I love you si nanay at tatay. Ikalawang tanong, sumasagot ng may mababang boses kapag tinatawag ng magulang. Check or X? Uulitin ko mga bata, sumasagot ng may mababang boses kapag tinatawag ng magulang. Ikatlong tanong, laging nagmamano sa magulang pagdating galing trabaho. Check or X? Uulitin ko, laging nagmamano sa magulang pagdating galing sa trabaho. Sunod na tanong, sumasagot ng po at opo kapag kinakausap. Uulitin ko mga bata, sumasagot ng po at opo kapag kinakausap. Sunod na tanong, sumusunod agad kapag tinatawag ni tatay upang utusan. Sumusunod agad kapag tinatawag ni tatay kapag inuutusan. Sunod na tanong, niyayakap at nagpapasalamat kay nanay at tatay sa pagod at sakripisyo nila. Niyayakap at nagpapasalamat kay nanay at tatay sa pagod at sakripisyo nila. Huling tanong, nag-aaral ng mabuti para matuto. Nag-aaral ng mabuti para matuto. Kumusta mga bata? Check ba lahat ang inyong naisagot? Kung lahat check ang inyong sagot, ay binabati ko kayo. Ibig sabihin nito ay naipapakita ninyo ang pagmamahal at paggalang kay nanay at tatay. Kung may X naman ang inyong sagot, wala problema. Maaari ninyo itong gawing gabay upang mas lalo pa kayong maging mabuting anak sa kanila. Simple lang naman ang pangarap ng mga magulang sa mga anak. Iyon ay maging mabuti kayong tao at mapagbusayan ninyo ang inyong sarili upang magkaroon kayo ng magandang buhay paglaki. Ang magulang ay isang malaking regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung wala sila, ay wala rin tayo sa mundo. Sila ang unang nagpaparamdam at nagturo sa atin ng pagmamahal. Kahit noong tayo ay nasa sinapupunan pa lamang, anumang uri ng buhay ang kanilang naibigay ay atin ang pagdamutan. Binuhos nila ang kanilang buhay upang buhay ninyo ay kumaan. Huwag tayong hihiling ng mas higit pa sa kanilang kakayahan. Sa halip, ay matuto tayo, sila ay pasalamatan. Kapag marunong tayong magmahal, ay tiyak na marunong din tayong gumalang. Tumulong sa mga gawain bahay upang hirap nila ay kumaan. Ipagmalaki ninyo sila at ipagsigawan na si nanay at si tatay ang inyong mga magulang. Mga bata, magmano sa totoo, magpupo sa tito-tita, ang magaganda at
niya dyan, ito ang para sa inyo. Para sa huling gawain, ay maaari na ninyong sagutan ang inyong Smile Learner's Packet sa ikaunang linggo ng ikalawang markahan. Tiyak na madali na lamang sa inyo ang pagsagot nito. Ako ay natutuwa dahil aktibo kayong nakilahok sa ating talakayan. Naway may natutunan kayo ngayong araw. Lagi lang sana ninyo pagkatatandaan mga bata. Kapag marunong kayong magmahal, ay tiyak na marunong din kayong gumalang. Muli, ako si Teacher Joyce ng Naga Central School 1. Bumabati sa inyo ng magandang hapon. Paalam! Salamat sa imo, Teacher Joyce, sa sarong aktibo, asin makulor na lesson episode na sa imong itinaos sa itong mga kaakian sa grade 1. Ako nagtutubod na ang sa itong mga kaakian, kadakol ang nanudanhali sa lesson episode na itinaon ni Teacher Joyce. Dakula ang sa itong pasasalamat sa mga kaakian, asin sa indong mga magurang na nag-antabay sa itong programa. Sa panginginot kansamong Schools Division Superintendent, Sir Manny D. Guzman, asin sa bilog na pamilya kang Schools Division Office ng Naga City, siling man sa sakong mga pag-iriba sa Naga Central School 1 sa pamamayo kansamong School Principal, Sir Frederick M. Baldosa, kaibanan ang samong Public Schools District Supervisor, Ma'am Marjorie D. Batay, lalo na ang NCS 1 RBI team. Salamat sa indong suporta asin pag-anduyog sa samong programa digdi sa Brigada 103.1 News FM Naga and Radyo Aralan sa Naga Season 2. Sa aga, Huwebes, November 18, 2021, makakaiba na naman nindo ang iba pang mga paratukdo halis sa Naga Central School 1 sa saro na namang masiksik na pagkanood sa radyo. Sa mga mawot na dalanon ang episode tamunya na aldaw, asin ang mga masurunod pang learning episodes, iniyo mahihiling sa itong official Facebook page na Radyo Aralan sa Naga Season 2. Digdi na nagtatapos ang sa itong programa sa aldaw na ini. Diraray ako ang sa itong radio host, Sir Jerry E. Cortas Jr. na nagsasabi, ang aking matyaga, matalino! Salamat sa mga nag-antabay! Iringat kita pirmi as si Diyos Mabalos sa Indogabos. Paaram! Inyong napakinggan ang mga learning episodes. Natutuwa kami na kayo ay nakasama sa talakayan ng tampok na mga aralin sa araw na ito. Hangad namin ang inyong pagkatuto. Hanggang sa muli, sa ganitong oras dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2.
ka ba sa pag-aaral? Ngayong nasa bagong normal, tila baga walang matakbuhan sa iyong mga katanungan. Pag-aalala ay maiinsan, narito na ang kasagutan. Programa sa radyo, iyong pakinggan para sa dagdag karunungan. Now the prize is going live in 5, 4, 3. Radyo, aralan sa nagkakara, makinig ka na. Radyo, aralan sa nagkakahanda na sa pagsimula. Radyo, aralan sa nagkakara, makinig ka na. Radyo, aralan sa nagkakahandog ng Daga! Yo, final daw! Daga! Inyong napakinggan ang mga learning episodes. Natutuwa kami na kayo ay nakasama sa talakayan ng tampok na mga aralin sa araw na ito. Hangad namin ang inyong pagkatuto. Hanggang sa muli, sa ganitong oras dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2.